Ang paglalakbay natin sa kasaysayan ay pakikipag-ugnayan sa Diyos. Tanawin natin ang nakaraan. Ito ay isang paanyaya. Gamitin ang mga mata ni Jesus at hayaang muling makita ang pagkilos ng Diyos sa kasaysayan ng sambayan ng Kristiyano sa Pilipinas. Bago pa man dumating ang mga Kastila, ang ating lupain ay binayayaan na ng kagandahang nagsasalamin ng dakilang lumikha. Maituturing na tila paraiso, ang ating mga isla ay hitik sa dalisay na kalikasan at buhay. Ang ating mga ninuno ay nananalig sa mga bagay na di nila nakikita kundi nararamdaman. Mga espiritu o pwersang nagbibigay lakas, kapayapaan o gabay sa kanilang pamumuhay. Noong 16 na siglo, magkasamang krus at espada ang naging simula ng pagpupunla sa ating pananampalataya. Ang daang Kristyanismo ay nahaluan ng adhikaing maghari at manakop. Nang mga panahong iyon, dumaraan ang mundo sa karahasan sa gitna ng pagnanais na palawakin ang pananampalataya at makamit ang katahimikan. Gayunpaman, naghawi ang Diyos ng daang patungo sa Kanya, puno ng kahangahangang mga kwento ng pagpapahayag at pagtanggap sa mabuting balita. Sa mga unang misyonero, mababanaaga natin ang busilak na hangarin na isiwalat ang pagkalinga ng Diyos sa sangkatauhan. Ginalugad nila ang mga isla, bundok at kapatagan. Tinawid nila ang mga ilog at karagatan. Naging tapat at matiyaga sila sa kanilang pagbahagi ng ebanghelyo. Nagtayo sila ng mga simbahan, ospital at paaralan. Nakipamuhay, nakiisa sa mga katutubo. Hinubog nila ang mga nabinyagan. Pinangalagaan nila ang pangangailangan ng kanilang kawan. Taong 1579, itinatag ang Maynila bilang unang diocese sa Pilipinas. Pinangunahan ito ng Dominikanong si Domingo de Salazar. Sa pamumuno ng obispo at katuwang ng mga misyonero, kumalat ang pananampalataya sa mga karatig na pook at isla. Taong 1575, itinaguyod ang iba pang mga lokal na simbahan sa Cebu, Nueva Cáceres at Nueva Segovia. Nabuo ang Archdioceses ng Maynila, na ilimbag ang doktrina Kristiyana na nagpaibayo ng katesismo. Taong 1666, dumating ang mga misyonerong Recoleto at nagsimulang magturo ng tungkol sa pananampalataya. Taong 1611, itinayo ang paaralan ng Santo Tomas. Taong 1637, nagbuwis ng buhay alang-alang sa pananampalataya ang unang misyonerong Pilipino, si Lorenzo Ruiz. Taong 1672, muli isang misyonerong Pilipino, si Pedro Calungsod, ang nag-alay ng buhay upang pausbungin ang pananampalataya. Sa tulong ng mga debosyon at itinuturing ng mga mapaghimalang imahe at larawan, mas lalong naging madali para sa mga mamamayan ang pagtanggap sa pananampalataya. Sa pamamagitan ng mga ito, naging abot kamay ang Diyos.
Sa pagtataguyod ng pananampalataya, naging kalakbay ng bayan ang mahal na ina ng Diyos. Tayo ay naging Pueblo Amante de Maria, isang bayang sumisinta kay Maria. Taong 1677, itinakda ang paghuhubog ng mga paring lokal. Taong 1698, makalipas ang 20 taon, inordenahan ang unang paring Pilipino, si Francisco Baluyot. Taong 1808, pinag-alab ng pagbitay sa mga paring Pilipinong sina Gomez, Burgos at Zamora ang mithiin ng mga kababayan na isulong ang katarungan at kalayaan. Upang manatiling tapat ang sambayan ng Pilipino sa pananampalatayang Kristiyano, pinag-ibayo ng mga Amerikanong obispo ang paggabay sa kanila sa tulong ng mga iba't ibang relihiyoso at relihiyosa. Itinayo ang iba't ibang dioceses. Taong 1946, upang tugunan ang hamon ng pagbubuo ng bansa pagkatapos ng 2 digmaang pandaigdig, itinatag ang CWO o Catholic Welfare Organization. Ito ang magiging CBCP o Catholic Bishops Conference of the Philippines sa taong 1968. Taong 1949, itinalaga si Gabriel V. Reyes bilang unang Pilipinong arsobispo ng Maynila. Sa pamumuno ng mga Pilipinong arsobispo at obispo, mas lalo pang lumaganap at naging lapat sa kultura ng mga Pilipino ang Ebanghelyo. Sa mga madilim na bahagi ng ating kasaysayan, ang pananampalataya ang ating kinapitan. Sa pagdalaw ng mga Santo Papa, Paulo ika-anim, taong 1970, Juan Pablo ikalawa, una sa beatifikasyon ni San Lorenzo Ruiz, noong taong 1981, at pangalawa sa pagdiriwang ng World Youth Day sa Maynila, taong 1975, napalakas ang ating pakikiisa sa simbahan sa iba't ibang dako ng mundo. Taong 1971, ipinagdiwang ang 2 konsilyo plenaryo ng Pilipinas upang matugunan ng simbahan ang mga tanda at tawag ng makabagong panahon. 2012, itinanghal ni Papa Benito XVI si Pedro Calungsod bilang 2 Pilipinong santo. Halos 500 taon na mula nang ipinakilala si Kristo sa mga Pilipino. Walang kapaguran ang patuloy na pagtataguyod sa ating pananampalataya. Sa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng mga pagbabago, bawat Pilipino ay patuloy na inaanyayahang makilakbay, makibahagi, patuloy na tuklasin ang liwanag at lakas na nagbibigay buhay, ang pag-ibig ni Hesukristo na ating Diyos.